Ang dami nating gagawin. Aming tupoki. Dami kita tanaw, no? Hintago! Uy! Hintago! Hintago! Ang alil! Ayun, sa detenta ko na makakita. Ayun, magkuyo ko na nag-vlog mo. Mara ko na may gamigas. Guys, nagpadala si Mars Jeremy ng mga burgers kasi mag-business na naman siya ng burgers. Pakita, you just vlog eh. Sa Ati Maris, nitago akong mama mo, ana dyan siya. Yung pangalan ng bago niyang business is Umami Burgers. Ayan. Umami, baby. Thank you, Mars. Bumboy. Masi, Umami, baby. Yan. Lakad ako sa burger. Ewan ko anong flavor ito. Nag-send din siya ng anyong na burger. Korean burger. Ayan, itong black. Sabi ni My Love sa kanya daw ito. Murag na kimchi. Oh, ayan, ay kimchi. Ayan. Ito na sa McDo. Murag sa McDo, no? Yung black ang patty. Murag dyan sa gawas, no? Murag dyan lagi sa gawas. Okay, Amerikana ako no ka, Mars. Manang... Murag pang gawas imong burger. Ito pa lang isa. Plus spicy ning sa Korean. Ayan. Ito nyo. So yummy! Di mo pakita. Ayaw mo. Kani, Marta niya kung ganun. Kanina, dyan siya cheese. Ganun. Ayan. Ganun kong lettuce. Okay, picturean muna natin. Lagi ato tunga-tungaan, kidaggan man. Oh, Umami Burger. Naglaway dyan ko ni siya yung stories mo. Sa Eurotex guys. In order namin online sa kanilang website. And ayan, dumating ka agad. Abot lang sa daskilid. And ayun pa. Yehey! Unan! Memory foam! Yo! What's up mga BB? Welcome again sa another vlog. Today is June 18, yan, Friday. Malapit na naman mag-weekend. Medyo busy tayong araw ito kasi ang dami nating gagawin. Marami tayong mga bubuting kalin dito mamaya, no? Kasi may dumating na mga, yung mga in-order namin sa Lazada. Mga shelves, no? Ayan, so... Ay, mabigat. Medyo mabigat siya. I-assemble natin yan. Yan, excited ako dito kasi matagal ko nang gustong bumili nito para ma-organize yung mga gamit namin dito. As you can see naman guys. Ayan, sobrang kalat. Nagkalat na yung mga ano dito. Mga gamit. Yan, yung iba nilalagay na lang dyan sa upuan. So, yun yung gagawin natin. I-organize natin dito para malinis siya, organize siya tingnan. Mamaya ito, i-akit natin to sa taas, no? Lagay muna natin doon sa may kabilang kwarto. Yan, yung sobrang dami pa dito. Ito, since hindi pa naman ginagamit, so imbak muna natin doon sa kabilang kwarto. So bumili ako ng another table para dito sa labas. I-assemble din natin to, ganyan diyan, ganyan yung tsura niya. Pang ano hata yung nabili ko guys, pang unano. Ay hindi, mayroon pala pala sa ano dito, yung
Kala ko yung pang kindergarten yung nabili ko. Tapos ko nang ma-assemble yung ating rack. Okay naman siya. Medyo matagalan talaga yung pag-assemble kasi naka-bolt. As in, isa-isang ganito talaga. Sobrang daming bolt, guys. So, medyo natagalan ako sa pag-assemble. So, ganyan yung ano ko dyan, setup ko. At least naka-ano siya ng space, no? Itong mga ganito, at least dyan na siya nakalagay. Dati nandito sa lamesa. Yakit-yakit pa to sa taas, guys. Doon sa kabilang kwarto. So at least itong lamesa namin, medyo malinis na siya dyan. Wala na masyadong kalat kasi nandito na lahat. Itlog, ayan, mga ramen. Yung iba nandoon. So ayan, nakaluto na ako ng first batch ng ating tteokbokki. Mix-mix lang natin to. Ayan, tingnan nyo, sobrang sarap. Wow! Sobrang, tingnan nyo naman guys, ang aming tteokbokki. Itsura pa lang, nakakatakam na. Nag-prepare ako dito ng maraming spring onions or sibuyas dahon kasi isa dito sa sikreto ng ating tteokbokki, guys. Dapat daw mas maraming spring onion kasi ito yung nagpapabigay ng unique na lasa, yung pagiging umami taste, no? Alam niyo ba yung umami taste, guys? Hindi ko rin alam yun eh, na narinig ko lang. So, basta yun, nagdagdag ng pagiging umami. Umaminess flavor. The more spring onions, the tastier. This is the cutie baby. Yan. Hi lang. Hello. Hi. Nanood kami ng mga ano, guys. Korean street foods. Grabe, nakakaano yung anila. Mga dishes ba? Nakakatakam. Tapos very unique. Saka yung pagluluto nila, oh. Kita niyo yan? Parang circus. Ito, ang baby na cutie. Yos, ayan guys, alas 4:30 na lang hapon. And medyo ano ngayon guys, medyo mingaw. Saan na mingaw sa Tagalog yun? Tahimik. Medyo tahimik. Medyo mahina yung ano ngayon, magbenta ng ano namin, tteokbokki. Siguro dahil ano, kakatapos na lang sweldo. And then, marami din yung mga ano, yung iba, weekend na lang sila mag-order. Mas malakas kami sa weekend, lalo na ngayong weekend. Ngayong weekend na to is ano, Father's Day, so siguro maraming mag-order ngayong weekend. Pero ngayon medyo mahina yung ano namin, mahina yung benta. So kaya naman, may time ako magawa ng guys. May time ako mag-experiment dito sa labas. So ngayon, nandito kami, yan yung kaibigan ko, si Derek Ramsey. Yeah. Dito kami, nag-ano kami guys, na pra-practice kami yung gumawa naman ng dumpling. Ito na yung mga sangkap natin. Ayan, petchay or basta petchay, cabbage ba na siya? Kasi tawag ganibo. Petchay ng nani, no? Petchay nga lahing na klase ba? Petchay na maing klase, and then ayan, spring onions. And then ito yung mga stock ng ano. So meron palang ibang ano guys, ibang recipe na kasama yung stock. Pero pinagsaslice-slice ng ganito. Yung stock ng ano, nung petchay. Pero dung sa unang vlog ko, di ba, hindi ko sinama yung ganito. Pero ngayon, kasama natin kasi masarap din pala daw to. Crunchy. Ayan, garlic, tsaka ginger. And then yung secret ingredient natin is ito. Pero wala nang laman, so wala din. Wala na. Ayan guys, so kaya na, nagpapainit tayo ng ano dito. Mantika, and then kailangan natin isote yung ating mga dahon. Sunahin natin itong garlic at saka ginger. Ayan. Boom! Sa mga tag... dalawang kutsara ata ito. Sa kalahati. Ayan. Makambak na. Lola, makambak ko ito. Tumatalon. Ito lang eh. So, ganyan na guys. Halo-halo lang natin. Try natin mag-ano siya, mag-golden brown. Lagay na natin tong ating... yan. Basta mo na siya. Stock. Stock ng petchay natin.
Then i-mix-mix lang natin hanggang sa mag-ano siya. Medyo lumambot yung ano, yung mga stock. Lagay na natin kung ito, itong dahon. Ayan. Ayan. So yan, I think okay na to guys kasi medyo ano na siya, no? Malambot na siya. Pwede na natin patayin yung apoy and then i-set aside muna natin. No? And then mag-proceed tayo dun sa meat. So ayan guys, dito na tayo sa ating ground pork. No? Titimplahan na natin to. Luspan na itong niluspan siya kay kanina pag sa ito nakababad guys. So yung ulang ga, siguro mga ano to, kalahating kilo. Lalagyan natin ng soy sauce. Yung gamit natin is Korean soy sauce. So mga isa't kalahating kutsara. Ayan. Boom! Maglalagay tayo ng sesame oil. Ayan. 1 teaspoon lang, mga ganyan. So konti lang guys, 1 teaspoon. And then yung next natin is maglagay tayo ng sugar, mga 2 teaspoon. Mas maganda gamitin nyo is yung white sugar, pero wala kaming white sugar. So brown sugar na lang. Haluan din natin na ano guys, ito cornstarch. Isang kutsara. Yun. Isa din sa nagpapasarap ng ating ano guys, dumpling is itong dasida. So maglalagay tayo ng mga isa't kalahating kutsara ng dasida. Yun. Isa't kalahating. Yun. So yung next natin gagawin guys is sitawag ni, imamasa na natin. Ihalo-halo na natin tong ating mga nilagay na yan, ano, mga pampalasa dito sa ating ground pork. Pero manual lang tayo ngayon guys, wala pa tayong ano, no, mga machine-machine na ano, pampamix-mix talaga dito para mas mapadali. Pero yan, manual na tayo ngayon. So haluin natin mabuti guys para magpantay-pantay talaga yung mga nilagay natin na pampalasa, ano. Alright guys, so ayan, kitang-kita nyo naman, sobrang ganda na ng ating ano dito, no, itong ground pork natin. Nahalo na natin ng mabuti. Next ano naman ating ihalo guys, i-use yung mga gulay-gulay. So unahin natin itong, so maglagay tayo ng 1 cup ng spring onions. Wow! Then next naman natin ilagay is itong chives. Or ambot, nasa ni sa Bisaya or Tagalog. Sabi nila, ano daw to, dahon ng ginger or luya. Ayan, so lagay natin yan dyan. And then, yung next na ilagay natin is yung niluto natin kanina ng mga gulay-gulay. Which is ito, lagay natin yan dyan. Burang na, kuyawan ko sa lasa ni da, kung sa kay lasa ni. Walang hadlo kay tilawan ba? Ayan, so i-mix na, ala, init pa oh. Mainit pa yung ano, niluto natin. Ala, mapaw. So, ayan, i-mix lang natin to. Ang dami kasi tanaw, no? Okay, kinalabasan na niya. Boom! Ang dami kasi tanaw, no? Pero, kinakabahan ako nito guys, kung ano kayong lasa nito. Kasi experiment number 2 natin to. Kinawid ako. So ayan, I think okay na to guys. So, proceed na tayo doon sa pag-wrap, no? Ilagay na natin sa kanyang wrapper. So ayan, malapit na tayong matapos guys. Pero titikman muna natin to guys. Magkuha tayo ng sample, mga ganito. I-microwave natin, tapos tikman natin kung ano yung lasa niya, kung okay na ba. Pag hindi pa okay, pwede nating timplahan ulit, no? Picture daw sila, apel ko. Thank you. Okay, bye-bye, thank you. Kanina, medyo na-busy ako, no? Kasi may mga orders. Continue tayo dito sa ating dumpling. Ayan, no? Sobrang gaganda, guys. Sobrang bibilis nung paggawa natin yun kasi gamit natin itong ano, itong holder. And then, yeah, may mga nag-comment kasi na gamit ako dito. Ayan guys, nabili ako kahapon din. Yan. Kita nyo naman yung laman, siksik talaga siya, punong-puno. Unlike nung mga ginawa namin na sobrang kukunti lang talaga ng laman. Pero yun, oh,
Ito yung mga nagawa ko. Sobrang siksik siya sa laman do, guys. Yan, masarap. Sobrang ganda ng pagkaano, ng pagka-form niya. Good morning, Ning Plangga na mo. Bagong mata. Good morning. Uy, sleepy pa man ang bibi. Uy, sleepy pa man na siya. Nawa, katugon pa kayo ang eyes, anak niya. Sleep pa na siya balik. Uy, later na lang guys ha. Kaya may sleep pa man ang bibi, guys. Later na may mag-play time di ay kay sleepy pa man. Sleepy pa. A few inches later. Ay, amin ako, masleep ko balik. It's a prank. Bye. I should be on the beach. Huh? Playtime na. Playtime. Good morning. Ano? Ayun sa pag-bend-bend ko eh. Ano? Kay iya sa dito mo. Love you. Love you. Tiyakos. Bako ilok. Aslum. Aslum. Aslum pagliog. Aslum pagliog. Asin. Toink. Ano to? I heard that. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa labas kasi ito lang yung lugar kung saan pwede ako makapagluto. Sobrang sikip na doon sa loob namin sa kusina. Dito natin lulutuin yung dumplings and ayan na prepare ko na yung ating mga lutuan dito, and then pan, and then yung lagayan kasi mamaya i-ano natin, i-photoshoot natin yung ating ano dumplings. And then ito na yung dumplings na frozen siya. Kumuha lang ako ng mga ilang piraso for sample, then mamaya kakainin namin. Then meron ko ditong tubig tsaka mantika kasi yung gagawin natin is yung ano lang, dito lang natin siya i-steam, no? So ilalagay natin yung mga ano dyan tapos steam,
Then later is medyo prituhin natin siya, no, para yung bottom ng ano natin dumplings medyo crunchy crunchy. So kahit wala kang steamer guys, pwedeng ganito na style ng pagkaluto, no. Lagay tayo ng tubig, no. Lagay na natin yung mga dumplings. Ganyan. Yun. Siguro mga 10 to 15 minutes natin siyang i-steam. So takpan natin guys. Ayan. Habang nag-steam yung ating dumpling, i-prepare na natin yung kanyang sauce. Meron tayo dito ng Korean sauce. Ayan, ito yung gamit ko. Rich and mellow, brown rice vinegar, and then bumili ako nitong red pepper flavored oil. Ayan. Mas maganda gamitin pag meron kayong chili garlic oil, mas masarap yun guys, mas maanghang yun. Ito guys, itong dalawa guys, nabili ko lang to doon sa may palengke. Yung parang nilalapag lang na mga ano, mga assorted na mga items, may mga plato, mga kasirola, ganun. Then ito nakita ko yun doon, and then bili ko nito ano lang 30 pesos itong dalawa. Sobrang mura, and then perfect siya para sa aking dumpling kasi. Ayan, ito yung lagay ng dumpling, and then dito yung sauce. Yan, sulit na sulit yung bili ko nito. Ang gagawin natin is maglagay tayo ng soy sauce, mga ganito. 1 tablespoon. Ganyan. 1 half tablespoon na brown rice vinegar. Yun. Boom. And then, chili oil, siguro mga 1 teaspoon lang. Boom. Halo natin. Lagyan natin ng sesame seeds para maganda sa tingnan, no? Ayun. Perfect! Ayun, makalipas ng mga... Hindi ko na alam kung ilang minuto yun. Pero ayun yung dumpling natin, guys. Boom! Sobrang yummy niya tignan, guys. Lagyan natin ng oil, no? Para mag-ano siya, mag-prito. Lagyan natin ng konting oil. Lagyan natin ng oil. Mayroon ang ganun natin. Siguro mga 3 minutes to 5 minutes. Ayan, ito yung mas malakas ang pagkakit ng part. Yun. Pero maganda naman yung itsura niya guys. Wow. Perfect. Kahit medyo sunod siya, maganda siya tingnan. Pag susurod ba nito, nakabaliktad yung bandang crispy na part yung pinapakita. Ayan, tingnan nyo guys, sobrang sarap niya tingnan. Wow! Medyo sunog guys, pero masarap yun guys, promise. Guys, sobrang sarap, sobrang crispy. Nakain ko na isa kanina matapos kong ano, mapicturan. Yan, sobrang sarap ng sauce. Yan, medyo busy pa yung mga tao dito guys, so ako muna yung kakain, bahala sila. Bago takam na talaga ako. Sarap, crispy. Masarap yung ano niya. Yung fillings, yung ginawa kong fillings. Very flavorful. Katulad ng sauce guys, masarap siya. Yun yung maganda na ano guys, ang dumplings kahit walang sauce. Masarap. Mamaya, tikman natin walang sauce. Pero napakasarap talaga ng sauce. Masarap talaga pala ng crispy. Ito walang sauce ah. Tikman natin. Duha, baliupat na ka-conserve. So yan na, walang sauce. Tikman natin kung masarap ah. Kahit walang sauce guys, masarap yung ano niya. Yung feelings, yung meat. Juicy na... Basta masarap siya kahit walang sauce. Ayan. Crispy, di ba? Malahan po niya ka-crispy. Ito, laway. Malahan po niya ka-crispy.
na, naglaway, kaluoy. Crispy. Lami, may na. Layo oras na itong mukhaan. Ramen dojo. Lami kayo, may. Wow! Perfect. Tila sa madera. Itong dumpling ang gay mo. Crispy. Bago na mabaligyan ba? Lami, lami na? Lami na. Wow! Si Mads itong patil. Ito yung Mads. Ipansak mo yan. Crispy kayo. Lami yan. Lami, no?